Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to EJ Bits. So ito po yung aming Wave of Love. So we are going to discuss today all about Wave of Love, Repotting, Propagation, and Care Tips. Ang Wave of Love belongs to the family of arums. At alam niyo po ba na ang common name niya is anthurium? Yes, ang Wave of Love po ay isang anthurium o yung tinatawag na anthurium flow money. Anthuriums symbolize hospitality due to their open, heart-shaped, and long-lasting characteristics. They are popular as hospitality gifts. Not only that, anthurium is a beautiful leafy plant native to Indonesia, while commonly used for cat flowers originated from Europe. O, diba, social? Pero po, ang mga anthurium is definitely toxic. So, sasabihan po natin ang mga bata, ilalayo po natin ang mga pets, kasi pag nakain po nila to, akala nila gulay, so bigyan na lang po natin sila ng mga saluyot, ano, tsaka malunggay, mas matustansya pa. Pag nakain nila, ma-experience nila yung painful burning sensation in their mouth. The good thing about anthuriums is that they are one of the best houseplants that purify indoor air. Their huge, dark leaves suck up ammonia, formaldehyde, toluene, and xylene. So ito ay mga chemicals na makikita natin sa mga household products that we are using, katulad ng plywoods, plastics, textiles, pesticides, crude oil, paints, mga ink. So mahalaga po at mas maganda na meron tayong halaman sa loob at labas ng ating bahay. Paano naman po pinopropagate ang anthurium? There are three ways to propagate Wave of Love. Number one is by splitting or separation o yung tinatawag na division. Pero parang mahirap po gawin yun, ano? Kasi pag in-split natin to into two, parang hindi siya balance. So parang sa buhay yun, ano? Any separation, masakit. So parang may hugot, ano? Pangalawa is taking stem cutting. So pwede tayong mag-cut dyan ng stem, tas ibabad lang sa tubig. Pangatlo naman is via seed propagation. So, ang Wave of Love na mumulaklak po siya, malaki yung kanyang flower tapos maraming seeds. So, itatanim lang yon tapos meron ka ng madaming Wave of Love. So, ipapakita ko po sa inyo yon kapag namulaklak na po siya. So let's do repotting. Itong Wave of Love na ito ay magto 2 months na po. So hindi ko siya agad nirepot, ano? Inalaw ko muna yung halaman na makapag-adjust. So makikita po natin, ito ang gagamitin ko na soil. As I have mentioned before, loam soil. This contains garden soil, coco dust, bulok na ipa. Pero makikita nyo yung soil na pinanggalingan ng Wave of Love, ginamit ko pa rin po siya. Kasi makikita naman natin healthy yung plants. Yung mga roots niya, ang dami, no? Tsaka makakapal. Kaya ang gagamitin ko na pot ay yung medyo malaki. Kasi malaki itong halaman na ito. Dahil tapos na po tayo sa repotting, pag-usapan naman po natin ang care tips. Number one requirement ng ating halaman ay ang soil. As I mentioned a while ago, I am using loam soil because it contains garden soil, coco dust, bulok na ipa. Ganun yung Wave of Love, ano? Prepares to grow in a rich organic sand, moist but well-drained soil. Ang maganda sa loam soil or yung mixed organic loam soil, well-drained siya na soil. Pangalawa, yung light requirement. It requires bright light but avoid full sun. We have to keep our plant at least 4 hours of bright light each day. We have to keep it away from direct sunlight kasi kahit ano namang halaman, ano, lalo na yung mga indoor plants, pag nakadirect sa sunlight, magkukause ito ng pagkasira ng mga dahon. Ang maganda sa Wave of Love,
we can place it in a semi-shady place. So, pwede siya sa labas. Basta merong shade o nasa ilalim ng puno, pwede rin siya sa loob ng bahay, pero nakatapat sa bintana, or sa amin kasi, dito sa lanay namin siya nilalagay. So, meron siyang bright light, pero hindi direct sunlight. Yung water is another requirement. We can water our wave of love regularly and moderately. Pag sinabi kong regularly, you can do it every 2 days or every other 3 days. And we have to do it moderately. Hindi po pwedeng sobrang basang-basa yung plants kasi mabubulok yung mga roots at saka yung kanyang mga dahon. Pang-apat po na pwede nating idagdag sa care tips ay yung paggamit ng fertilizer. Initially, ang nilagay po namin is yung eggshell. So, akala natin ang itlog yung wave of love, ano? It's an eggshell. It can serve as a fertilizer, kaya nilagay namin. But, 2 weeks ago, nilagyan ko na po siya ng osmocot. Ang osmocot po contains NPK, 14-14-14. So, we will have a separate episode about osmocot fertilizer. Panglima, which is very important, is how are we going to clean and sanitize our plant? Kasi minsan ito po yung nakakalimutan ng mga care tips, ano? Importante po ito. We have to keep our plant from dirt or dust, especially in the rainy season. Simple lang po yung paglinis. Nakita nyo po kanina, gamit lang po tayo ng tissue, wet tissue, or yung soft cloth. Babasain lang natin siya, no? By the way, ang ginamit ko dito ay tubig. Nilagyan ko siya ng dapat neem oil ba, pero wala pa po akong neem oil. Ang ginamit ko ay human nature na oil, mga 4 to 5 drops. Tapos nilagyan ko siya ng joy na ilang drops lang din po. So sa susunod po, ano, another episode din po yun, ipapakita ko po sa inyo paano linisin yung mga dahon ng halaman at paano ito pakikintabin. So for now, dito na po nagtatapos yung ating episode. Thank you for watching. If you learned something, please like and subscribe and please hit the notification bell. Salamat po. God bless you.